Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy cool, mommy cool, tropa cool, and welcome sa akin channel ang Daddy Cool World channel. So, yun, panibagong araw, panibagong pwento na naman, and ang pag-uusapan natin ngayon is related sa ating YouTube world since ako ay nagbablog, no? And marami ng mga gantong gumagawa. Marami na nagbablog. Dahil of course, first is para makilala. Second is para sa pera. Para kumita. Sabon ko sa inyo. No? Yung... No? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga nakakapikon na prank. No? Sa mundo ng YouTube, no? Isa to, isa ang pagpa-prank sa mga... nabubuse na ano na videos, no? Meron pa nga sinasabi na prank wars, ganito ganyan, no? pero hindi ko alam kung baka may mainis or mga, pero meron talagang mga prank na nakakapikon, at sa tingin ko eh hindi naman dapat talaga gawin na prank. Ano yun? Kasi unang-una, medyo personal. Diba? Pangalawa, bakit mo gagawin to na prank? Eh, ano, para lang kumuha ng, ano, ganyan. Diba? Kumuha lang ng views, kumuha ng, ano, para sa vlog. Diba? And pangatlo, makakapikon. For me. Kasi, parang sa panahon ngayon, sa YouTube vlog, yung mga nagbablogs, eh parang ginagawa, nagpa-prank na lang sila, no, para lang sa vlog. Mali. Gets mo? You feel me? No, kahit na alam naman na halata namang scripted, eh ginagawa pa rin nila, pero kinakagat pa rin naman ng mga tao. Ay sauce! Diba? Especially kapag sikat na yung vlogger na yun, no? Kahit ano nang gawin niyang prank, eh, gagawin na lang niya. But, yun nga, meron akong tatlong prank na kinakaasaran. So, ito, personal ano ko to, and kung meron kayong ibang prank na kinakaasaran, eh, pwede nyo namang i-comment sa comment section, no? So, yung unang kinakaasaran ko na prank, is yung health prank, no? Wait lang. Excuse me po. Health prank, no? Antong health prank na to? Ito yung prank na kunyari eh meron kang ano ba to? Meron kang problema ng sa katawan, no? Merong mga vloggers, no? Or mga nag-YouTube na bawa, sumusukan ng dugo, hindi matay, diba? Hindi kinayanan, ganito ganyan, no? So, ewan ko, bakit mo ipaprank yung kakilala mo na meron kang ganito, diba? Lalo na yung mga sumusukan ng dugo, no? Yung biglang mahihimatay, diba? Paano? Ganito lang. Paano? Ano? Kung biglang magkatotoo yung prank mo, at kung habang nagpa-prank ka, eh madisgrasya ka. Limbawa na lang, sumuka ka ng dugo. And then mga ilang araw, bigla ka na lang talaga sumuka ng dugo. Tingin mo maniniwala pa yung ibang tao sa'yo. Eh ginawa mo na nga siyang prank. Ang unang-unang gagawin niyan ng mga pinrank mo na ganyan, na yung mga sumusuka ng dugo, is hahanapin kung nasan yung camera. Hindi kanya kaagad aasikasuhin kahit sumusuka ka na ng totoong dugo.
Yun ang tama. Ano po? At kung bigla kang mahimatay at napasama yung pagkabagsak mo at nabagok ang ulo mo, paano ka na? Tapos ang karir na gusto mo. Di ba? Sa dami ng prank na pwede mong gawin sa mundo, bakit health prank pa? Bakit sasabihin mong may taning na buhay mo? Bakit sasabihin mong malapit ka ng mamatay? Bakit sasabihin mong may ganito kong sakit, may ganyan kang sakit? Paano kung makuha mo talaga yan? Ha, iyak ka na lang. Ay, sauce! So yun. Yung next ng prank, ano po, na kinaiinisan ko, personally, is yung breakup prank. Hindi ko alam bakit ginagawa tong laro-laro ng mga mag-shot ang nagbablog. Ginagawa niyong laro, yung relasyon niyo, para lang ma-entertain ng ibang tao. Diba? Kung minsan, ang pangit pang... Hindi naman sa nakikialam ako, no? Minsan kasi, diba? Marami namang ibang pwedeng gawing prank. Yan, bakit break-up prank? Yung makikipaghiwalay, kesyo ganito, kesyo ganyan, ayoko na sa'yo, ayoko na sa'yo. Diba parang napakasimple? Diba? Napakasimple lang sa yung gawin yung paghihiwalay nyo para lang ano, para mapansin, para makilala, para kumita. Di ba? Masyado, ewan ko kung ano nang mas importante ngayon. Yung relasyon ba o yung vlog. Di ba? Kasi nagiging patok yung mga ganitong breakup prank. Ano? Which is, dapat hindi natin ginagawang laro yung kung ano mang relasyon meron tayo. Kasi hindi naman iniwala sa'yo yung mga tao. Diba? Especially kung gagamitin mong prank na break up, diba? Makipag-break ka para lang sa vlog. Kung sa simpleng bagay na yun nagagawa mo, paano kung dumating yung panahon na talagang meron ng ka-break-break. Wala na, hindi na magsasalita. Diba? Kasi kaya mong makipag-break dahil lang sa vlog. Diba? So, I get the point of the vloggers, no? The vloggers out there na gusto nilang ganito, gusto nilang ganyan, but my point is, ewan ko kung may mag-aano sa akin, no? The point is, bakit kailangan break up prank? Kung ipaprank mo man yung partner mo, siguro, pwede pa sa akin yung sisirain mo yung cellphone, yan, may mga ganyan, eh. Gugulungan yung cellphone, ilalagay sa harap yung makeup, di ba? Yung mga prank na, ano, mga prank lang na walang hindi personal. Di ba? Kasi break up parang yung relasyon nyo, laro-laro na lang, vlog na lang, di ba? Prank na lang, di ba? Parang ewan ko, siguro malalim lang akong tao, pero comment nyo down below kung naniniwala kayo sa paniniwala ko. Pero ito yung paniniwala ko, so tsaka vlog ko. Nang away. No, hindi. Yun lang, kasi nakaka-dismaya or nakaka-disappoint din na ginagamit nyo yung ganito na parang simpleng-simple lang sa inyo yung mga ganitong bagay. Diba? Para lang magkaroon ng views, magkaroon ng likes, magkaroon ng share. Diba? At maraming din namang mga tao na natutuwa sa ganitong prank. Ay, sauce! Ay, sauce! Ay, sauce! Ano po? Hindi ko alam kung bakit. Pero ako parang wala pa akong ginawa sa vlog ko na prank. Yun ang tama. Kasi parang ano na, sunog na yung mga prank. Kung prank mo, puting vlogger ka, tapos ipaprank
Papaprank mo yung kasama mo sa bahay. Hello? Di ba? Parang nakakaloko. Pero yun nga, hindi ko naman sa sinasabing mali. Ang sa akin lang kasi, nakaka-dismaya. No? Bumababa yung level ng relationship natin. Di ba? Yung respect. Respect na, yun lang yun. Respeto natin sa relasyon. Oo, pumayag kayo parehas na i-vlog yung prank. Yung prank, o kung sino man yung ano. Di ba? Pero parang wala ka ng respeto dun sa relasyon nyo. Dahil, para lang sa vlog, mag-break up prank kayo. Di ba? So, yun. At yung pinakahuli, yung pinaka-pinaka-pinaka-asaran kong prank sa YouTube is yung pregnancy prank. No? Pregnancy prank. Sa dinami-dami ba naman? Diba? Bakit pregnancy prank pa? Yung tipong iyaano mo sa boyfriend mo, sa asawa mo na buntis ka. Kahit hindi naman. Diba? Alam nyo ba na maraming tao sa mundo na gustong magkaanak? No? Ang daming mga mag-asawa dyan na gustong magkaanak. Tapos ikaw, vlogger, ano? Gagawin mo lang prank. At tapos may kita mo pa mga pagkatapos ng isang linggo, 2 million views, 2 million views, 100,000 likes. Wow! 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 Diba? Paano? No. Paano kung dumating ka sa point na gusto mo na talaga magkaanak at hindi ka mabigyan ng anak? Ipaprank mo ba yun? Diba? Diba? You feel me? Itong mga to, hindi siya dapat pinaprank eh. You must take it seriously. Health, relationship, and pregnancy. Diba? Kailangan, kung magpaprank ka, see to it na entertaining. Siguro, entertaining kasi marami ka ng subscribers or marami nang nanonood ng vlog mo. Pero, gawin mo yung prank na yun. You don't respect others who struggles to that. You susukan ng dugo. No? May mga tao may sakit na dumadating sila sa point na sumusukan ng dugo. And then, sa'yo gagawin mo yung prank. Mali yun. Diba? Yung breakup prank, meron mga tao na gustong magkaroon ng karelasyon. Pero walang dumarating sa kanila. Tapos ikaw, gagawin mong prank yung breakup. Ay sauce! Yung pagbubuntis, pregnancy prank, taragisan. Diba? Ang daming mag-asawa na gustong mabuntis, magkaroon ng anak. Mag-asawa mabuntis. Ang daming babaeng gustong magbuntis, pero hindi sila mabigyan-bigyan. Tapos ikaw gagawin mong prank. Ay sauce! Diba? Kaya sunod. No? Be sensitive enough, mga vloggers. I know na maraming vloggers na makakanood dito. Pero, be sensitive enough sa mga ginagawa natin prank. Hindi ko kayo pinipigilan, hindi ko kayo inuhusgahan, but, yun lang. Diba? Hindi yan yung mga prank na dapat sinisiwalat. Or hindi yan yung mga prank na dapat mo lang gawin dahil gusto mo lang gawin at dahil
maraming manonood sa'yo. Diba? Ang dami ko na naman sinasabi, pero nakakainis kasi yung mga ganitong prank. No? So, kung meron kayong comments dahil sa pangingilan po sa mga prank nyo, eh, comment nyo lang po down below, and I'm really open to the comments, to the negative comments, and yun, hindi ko na pahabain to dahil nga mahaba to. So, yun, thanks for watching na lang for today's video, and if you find it ano ba, offending, comment lang, no? And yun, thanks for watching for today's video, and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs, and follow nyo ako sa aking Facebook page, Daddy Cool at Daddy Cool Fever, sa Twitter, Daddy Cool at Daddy Cool Fever, and yun. No? So yun, see you ulit sa mga susunod na makabuluhang vlogs, and yan, see you when I see you, and bye bye. Humba! Sarang nito. Ako na pala. Shake it, baby.